Konnichiwa! May pag-uusapan na naman tayo today, guys. Lalo kung inuuna mo yung pangangailangan ng iba kaysa sa sarili mo. Ngayong araw, guys, tanghali na ako nagising. Actually, nag-alarm na yung cellphone ko tapos na-idlip ulit ako. Tapos 5 minutes na lang bago mag-start yung klase ko. Buti na lang nagising pa ako ulit kung di magkaka-penalty ako sa klase ko. After nga nung klase ko, nakita ko itong timbangan at nakita ko nga na 59 kilos, 0.90 na lang ako. So parang 60 pa rin. At naisip ko nga na magpagupit na nga rin ako para mabawasan yung timbang ko. Hindi kasi naglalagas na rin talaga tsaka dry na rin yung buhok ko dahil sa kulay. Meron nga ako nakitang malapit na salon dito sa May Balatong. Sa itaas nga to ng Clear Pharmacy, Osaka Salon nga pala yung pangalan nito. Malapit nga sa Chicken Star at saka dun sa 7-Eleven. Yung 7-Eleven banda doon lang yun, guys. Si Ma'am Olga nga pala yung nagugupit dito. Actually, bago lang to at kalilipat lang daw niya. Yung pinakapwesto niya sa baba daw yata talaga kaso ginagawa pa. Gupit nga na ipapagawa ko is bahala na si Ma'am Olga. Hindi ko rin kasi alam kung ano ipapagupit ko. Gusto ko lang talaga matanggal yung dry hair ko dahil naglalagas na nga yung buhok ko. Yung huling beses na nagpagupit talaga ako, guys, ng maikli is way back 2015 pa yata. Hindi talaga kasi ako sanay na maikli yung buhok kasi nga mataba yung pisngi ko. So feeling ko lalong lulobo lang talaga siya. Napabayaan ko na nga din yung buhok kasi lagi ko inuuna yung pangailangan ng iba. Char. Kayo ba? Ganon din ba kayo? Sabi nila kapag people pleaser ka daw, mas inuuna mo yung pangailangan ng iba. Kahit yung kapalito is yung own desire mo, kaya yung own pangangailangan mo. Yung tipong lagi ka naghahanap ng validation sa iba. Ay, teka lang, tapos na pala yung buhok ko. 80 pesos nga lang pala yan, guys. 100 yung inabot ko, pero hindi ko na kinuha yung sukle kasi nagandahan naman ako sa result. Pagdating ko sa bahay, nagtimbang ulit ako at nabawasan ako ng 60 grams. Ewan ko ba, sira yata yung timbangan. O, balik tayo sa mga people pleaser dyan. Ganyan din ako dati, guys. Mag-lesson tayo habang nagdo-drawing ng abs yung anak ko sa tiyan ng papa niya. O, ikaw na people pleaser, ganyan din ako dati. Yung tipong di ka makapag-no kapag ka merong naghihingi ng pabor sa'yo. Kasi feeling mo masasaktan mo yung feelings nila. Kaya kahit hindi ka komportable at magsasuffer ka, oo ka na lang. Hoy, huwag kang ganun sa sarili mo. Tapos gaya nga nang sabi ko, you often seek approval from others. Ano ka ba? Huwag kang mahinang validation sa iba. Kaya nararamdaman mo na less important ka palagi. Yung tipong super nice ka pa rin kahit nabaviolate na nila yung boundaries mo. O kaya naman nahihirapan ka mag-set ng boundaries kasi baka ma-disappoint mo yung iba. You see, mas palagi mong iniisip yung iisipin ng iba kaysa sa sarili mo. Reminder lang sa inyo, guys, acknowledge nyo kung ano yung pangangailangan nyo. Tapos mag-self-care, kagaya nito, yung kahit simpleng gupit-gupit lang, at least inuuna mo yung sarili mo. Medyo mababaw lang akong tao, guys, kaya feeling ko self-care na to para sa akin. Hoy, tsaka let go of the guilt. Deserve mo na makuha yung kung ano yung gusto mo nang hindi mo iniisip yung iisipin ng iba. Siyempre naman, merong limitations. Alam mo na yun, malaki ka na. At learn to say no, pero nicely pa rin naman. You know, in a nice way pa rin. Trust me, karamihan sa mga tao selfish. Nature nila maging selfish, kaya paminsan-minsan okay lang din na maging selfish ka. Ano pa ba? Yun lang naman, finlex ko lang talaga yung buko sa inyo for today's video. Tapos support local din tayo, lalo yung mga nagsisimula pa lang ng mga businesses nila, kagaya nung kay Ma'am Olga. At yun lang naman yung gusto kong i-share sa inyo today. Sana may napulot kayong aral sa 3 minutong video na to. Sayonara!